Okay, kung may kita nyo ito sa dashboard nyo, itong Emperor Knights tapos get it now, ibig sabihin pwede nyo nyong maxis yung Emperor Knights. Pero kung wala pa, antayin nyo lang yung rollout bago nyo ma-access. So as of now, nasa manager pa lang yung pwedeng maka-access. Baka mamaya or bukas, pwede na sa coordinator, saka team leader, tapos pwede na sa lahat ng members. So paano natin i-access yung Emperor Knights? So pag open natin ng account natin, ito kagad yung magpapakita. So kung gagawin natin dito, i-click lang natin itong get it now. So ito na yung magpapakita. So para mag-login, lagay lang yung username, password, pero use the button to log in. So kung crowd 1 member ka, ito yung click mo, log in C1, sabi niya yan, or by entering your details. So wala ka pang account, kaya mag-log in ka muna dito. Click muna natin to. Tapos yung magpapakita dito is yung password mo. Maglalagay ka lang ng password mo. Password lang yung ilalagay mo. So maglagay ako ng password. Ulitin mo lang dito para ma-confirm, then click natin itong next. So sabi niya, password must have at least 1 digit, 0 to 9. So yung password daw dapat may isang digit from 0 to 9. So lagyan natin ng number. So dapat yung password mo may number daw. Okay, so ayan. Sabi niya select knights, then 9 euro. So i-click ko 'yan. Click natin itong box, then click natin itong next. Tapos dito, babayaran mo yung 9 euro. So mas madali, yung pinakamadali is maglagay ka ng gift code dito. Yung gift code is pwede mong bilhin doon sa mga sponsor mo or kung sino yung kakilala mo na ano alam mag-purchase ng gift codes, pwede mo lang ilagay dito para mas madali. Pero kung alam mo naman mag-transact ng Bitcoin, pwedeng click natin itong checkout para sa Bitcoin na natin babayaran. Kasi kung gift code kasi mas madali na yan, tapos na yung na-i-process through gift code, through Bitcoin. So yun yung gagawin natin. Kasi kung code yung gagawin natin, lagay lang natin dyan, okay na. I-apply na natin kagad. So, mag-transact tayo through Bitcoin. Kung ganito yung nag-appear sa dashboard nyo, click nyo lang yung upgrade para magbayad. Ayan. Tapos click natin to. Then next. So, ayan. Mag-check out na ako. Click ko itong check out. Kasi wala naman akong code. Yan, Bitcoin. Tapos, kung Binance yung gagamitin nyo, dito sa on-chain. Pero kung sa Satoshi wallet naman, dito sa Lightning para mas mabilis. So, sa Lightning tayo kasi Satoshi wallet yung gagamitin ko. Kasi 600 lang. 0.00036 kasi. Sa Binance, may minimum siya na 0.0004. Kaya dito sa Lightning, sa Satoshi app yung gagamitin ko. Kopyahin ko yan. Kung paano gamitin yung Satoshi, may separate video dyan. So, click natin itong send. Click natin itong paste. Ayan, Rebel Nation, sabi niya. So, 36 such. So, 549. Ayan. So, click ko yung send. Ayan, payment sent. Balik ako dito. Ayan, automatic kagad. O, diba? Mas mabilis sa Satoshi wallet. Then, ayan. So, mayroon na tayong 2.5 diamonds. Pwede ka rin bumili pa ng additional na diamonds mo.
So kung ganyan na, kung naka-register na kayo, alam nyo na yung password mo, tapos nakapagbayad na kayo, pwede nyo nang i-download yung application dun sa Play Store. So, punta kayo dito sa Play Store. Play Store, tapos search nyo lang Emperor Knights. Download nyo ito. Ito. So, update ko lang. Ayan, pwede nang i-play. So, click ko play. Ayan. So, kung alam nyo yung username sa password nyo, pwede na kayong mag-sign in dito. So, yung automatic na username nyo, actually, pwede nyo yung palitan is yung username nyo sa Crowd1. Pero, pwede nyo yung palitan. Tapos, lagay natin yung password. Sign in. Ayan. So, pwede ka nang maglaro.